At yun na nga guys, nandito kami ngayon sa Citygate Outlets sa Tung Chung, Hong Kong, syempre, di ba? So ngayon, ito, dahil nga Chinese New Year, so sobrang daming mga naka-sale, sobrang daming bargain dito sa Citygate Outlets. And yun, try lang natin, mamimili tayo kung ano yung makikita natin, no? As much as possible, meron lang kaming allotted budget, di ba? So tingnan natin kung magkano o saan aabot ang budget na yun. So yun lang guys, so samahan nyo kami dito sa aming Citygate Outlets Adventure. Let's go! So what is up you guys? So ngayon nga ito, magla-lunch pa lang kami. This is the first meal that I will have. Kasi ganyan, late na rin nagising. So, ayan, nandito kami sa Weekfield sa Citygate Outlet. So, syempre, kasama ko ang aming girlfriend. So, umorder lang kami ng aming kakainin. Later, I will show you guys kung ano yan. Hello. Life update, syempre vlogger tayo, so dapat na ganito. So this is what we ordered. Rice, syempre. This one is the pork stew, then beef stew ni kay Jam. Then meron kami side niya, pan fried rib ice steak. Syempre, meron tayong coke. So yun, kakain na kami guys. Then later on, maglilibot-libot nga kami dito sa Citygate. So ito yung first stop namin actually pagdating namin dito sa Citygate. Kasi sobrang gutom na nga rin. So yun, obvious naman sa mukha ko. Wala pa sa mood. Wala pa sa mood mag-vlog, pero kailangan. So yun, naglilibot-libot pa lang kami. Last time kasi na pumunta kami rito, around 5 PM na tayo in love, di ba? So sobrang konti na lang ng oras namin nun para mag... Oh, para mamili. So, sobrang haragan. Alam mo yun? Like, takbo kami rito, takbo doon. So, ngayon, medyo, ayan, marami kaming oras. Chill lang yung pag-libot dito, pagbili, di ba? Pag-check. Kasi, ayan, mas mapapaisip din kami, no? Mas mapag-iisipan namin kung bibilhin nga ba namin isang bagay. Kasi, nun nga, trap yun eh, na kapag nagmamadali ka, di ba? Biglang, yun, impulsive buying yun nangyari. Pero yun, tingnan natin ngayon. Meron na tayong biktima ng fail. Ayan lang. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. I love. Ano yung nabili mo? Passport holder. And then... Ano yun? Para siyang pouch. Okay. Yung isa libre na, kasi buy 2 get 1 free. For all items. Pero yung free is yung pinakamababang price. Okay. One down. Shucks, naka-272 na ako. Go wild cats. Wild cats everywhere. Wave your hands up in the air. Next up, market eagle. Buy one, get one. Tignan natin. Oh,
We're still here. Ayan, wala na pamili. Jeans, full stuff. Dahil nga buy one take one for the jeans. So, di ba? Inabuso na namin to. Nabudol na po. Ako pa yata. Ha? Here we go again. Tingin mo sa pato. Coming in sa coat. Makakita niyan, ako puna na. Ako puna naman ang mga kasamang kalalakihan. No? Habang naglilibot ang mga kababaihan. So yun, budget check. So kanina nasabi namin $500 lang. Siyempre, lumagpas na kami. Nag-quest namin din sa initial budget pero hindi pa rin naman sumusobra dun sa reasonable na budget namin. So, yun. And may mga napamili na rin kami kahit pa paano. Diba? So, ayun. Mamaya, i-haul namin yun. Pagkakita namin sa inyo kung ano-ano yung mga nabili namin. And at the same time, kung magkano yung naging total na nabili nga namin dito sa aming CNY shopping spree. Joke. Shopping spree. Love deja vu ah. Ito na naman tayo. Go! So yun na nga guys. So far, Mark, safe naman kami. Sa mga daanan namin ng mga stores like Coach, Nike Course, wala siyang magustuhan eh. Ah, mayroon pala siyang nagustuhan, pero babalikan namin pala. So, may check lang ulit na sa pang store. Yan, medyo maraming tao today dito, guys. Dahil nga holiday. Pero ayun, observed pa rin naman yung social distancing rules dito. And it's around 4 p.m., past 4 p.m. na. And, dito na kami sa paborito niyang store. Nako, eto na tayo. Okay, so check muna ng temp before pumasa. Di ba ganyan gusto mo yung mga maliit na bag? Parang LV. LV na palm spring. Oh, palm spring? Since wala pa tayo pang LV. Paint spade muna. Sige love, try mo. Can I try? Yeah. Ayan. So this is the first way to wear it as a backpack. Ganda naman yun. Okay. Okay naman din. Ito. Pag-isipan mo mabuti yan ang gift ko sa'yo. Comment down below guys if you think na maganda. Ganda naman siya. Right? And then pwede rin siyang crossbody bag. Yeah. Or backpack. Sige, pira muna tayo sa Mark Jacob. So, ito pa isang choice niya. Decide ko na love kasi isa lang yung mabibili. Hanggang isa lang yung kaya natin love eh. So, decide ka kung yun na gustuhan mo sa coach or doon sa Kate Street or dito sa Marc Jacobs, di ba? Siyempre, budgetarian pa rin ako. So, isa lang doon lang. Mamili ka. Comment down, guys. Ano maganda? Ah, comment down. Tulungan niyo siya. Pero after naman ito, mapapost na namin. Kaya na pili. Pero di ba, kung sa kanila, di ba? Kung sila yung mag-decide. Ano doon sa mga napili? Sa tingin nila, ang pinakamaganda out of doon sa mga choices, di ba? So, balo. Kung papipiliin ako? Kung papipiliin ako, wala. Kung papipiliin ako, ano? Seko sana lang. Biro lang. Ano ba? Ano naman na yung mga papers? Pwede kami lang. So yun yung isa niyang nagustuhan. Okay.
So yun, hindi pa rin makapag-decide kung ano sa mga sinukat niya yung gusto niya. Ano lang? Hindi ko pa alam pero maganda yung sa ano, sa PhD o sa coach. Ano ba? Mababae talaga, ang hirap mag-desisyon. So yun na nga guys, nakapag-decide na siya. Yun na lang daw ang kanyang motivated. Wow! Wow, ganda nga. Ganda nga. Sige. Yeah. And now she's trying it as a daddy bag. Wow, ganda. Okay. Okay na love? We're gonna die. Okay, sure. Do you have any stock? Okay, okay for you. Okay, thank you. Thank you, love. Yun na yan, love. Regalo ko sa'yo. Thank you. Happy birthday. Hindi naman. I'm so excited. Check mo mabuti love. Tawang tawa ate. Happy ka ba? Salamat. Happy Valentine. Happy Chinese. Happy birthday. Wala ba? Ang tagal pa ng birthday. Wala ko. Wala ko. Ganda rin. Maganda rin. Hindi niya na lang. Simple lang siya. Yay. I'll add this. Kasi parang 80, nag-add lang ako ng $82. Kasama na yung maliit na wallet na yun. So, hey! More kids paid for you, love. More kids paid. At yun na nga, guys. No? So, tapos na kaming maglibot. Mamili. Dito na Citygate Outlets. And so far, may mga napanggayari. Ayan, diba? So, ayun, syempre, bilang vlogger ako, i-haul natin yan pag-uwi natin ng bahay. So, although yun, hindi ko na may sasama yung gamit ni Jam kasi uwi na kami sa kanya-kanya naming mga bahay. So, yun lang. After naming maglibot, actually, pumunta lang kami na, nagmerienda lang din kami. Diba? Nagkape-kape, ganyan. So, yun din, uwi rin kasi kami after nito dahil ako, gagawa pa ng errands. Then, siya magkapahinga. Pahinga, kasi bukas, may gala ulit kami. Dahil long weekend, long holiday dito sa Hong Kong ngayong week. So, yun lang. Balikan ko kayo guys mamaya pag-uwi ko sa bahay para sa ating vlog. At yun na nga guys, so nakabalik na nga ako dito sa flat ko. Siyempre, vlogger life is real. Kaya ito, no? So, i-haul nga natin itong napamili natin sa Citygate Outlets kanina. So, ang unang item na ipapakita ko sa inyo, ang una kong nabili is itong skinny jeans na tattered pants. Ayan. So actually, hindi naman siya totally butas talaga. So design lang tong ito, yung pagganito rito, ipabutas dito. Pero hindi talaga siya kita or yung hindi kita skin mo. Walang pa, ano, pabalat, walang pa skin to. So, ayan, ito siya. Originally, this is ₱799 HKD. Pero yun nga, since you know, may sale sila or may promotion. So for two pants, nakuha lang natin siya for $499. Okay, so yung sunod na pants na nabili ko, actually hindi ito yung original pants na gusto ko sanang bilhin. Pero nung nakita ko to, parang biglang meron ako na foresee na pwede kong gawin. Foresee. May naisip ako na pwedeng gawin or pwedeng paggamitan dito sa loose pants na to. So actually, hindi rin ako sanay na magsuot ng loose pants or yung mga, you know, regular fit na pants. Usually, binibili ko yung mga slim fit or yung skinny jeans. Yun naman, nung sinukat ko, okay naman siya. Then yun, sa mga susunod natin vlog, makikita niyo kung paano ko siya susuotin. So, sana ano ba, madala ko naman siya. So yun lang, yun nga yung dalawang pants na nabili ko. And then, at the same time, ito, actually, karamihan na nabili ko sa Citygate Outlets, guys. Puro underwear, sa totoo lang. So, una, ang pangalawa ko nabili is itong one box or three pack na classic trunk or boxer briefs sa American Eagle. So, nabili ko lang siya ng $149. Originally, it is $290.
actually, in total, parang ito, $4.99 and then $1.49, parang $648. Math! Mathematician! Mathematician! And then yun, may promo sila sa American Eagle na kapag naka $688 ka, may additional $100 discount. So kaya ito, napabili ulit ako ng isa pang brief, no? Yung single pack naman na brief din, or boxer briefs, for $79. Kasi yun, tinotal ko eh, parang talagang napaisip ako eh, parang mas makakamura ako kapag nagdagdag ako ng isang item. Kasi in total guys, itong lahat ng items na to from American Eagle, nakuha ko lang siya ng $627 after all the discounts. So, kung hindi ko to binili, actually itong, kung ito lang yung binili ko, yung boxer briefs, tsaka itong pants, $648 to. Pero yun nga, since nagdagdag ako ng isang item, diba, naging $627 na lang in total, lahat na nabili ko sa American Eagle Outfitters. Okay? Then, yun. Since, ano nga ngayon, tawag dito? Chinese New Year. Hindi ko na alam ba't ako binigyan, pero binigyan ako ng, tawag dito. Parang card holder from American Eagle din. So, libre lang to guys. Nagulat din ako na, wait, may pag-ganito. Diba? So, ang SRP niya guys, $190 ah. Pero yun, nilibre lang or binigay lang sa akin ng libre to. Ayan, diba? Ganda. So, ewan ko, hindi ko naman siya magagamit kasi meron naman na akong gamit na card holder. So, baka ipamigay ko na lang siya. Diba? So, yun. Libre lang to. Ang next na item na nabili is from ito, Levi's naman. So sa Levi's, ang nabili naman namin is ito, yung belt. Ito lang siya. Simpleng belt lang din naman from Levi's. So nabili namin siya for $399, buy one take one na yun guys. So yung isa, binigay ko kay Jam. Tapos itong isa nga, nasa akin. Ito, simpleng ano lang. Simpleng belt lang na ginaganyan lang siya. Magaganyan lang siya sa open. Ayan. Ganyan lang. Pero ngayon, nakita namin to buy one, take one. Siyempre, di ba? Pinatos na namin yun. So, yun yung nabili namin sa Levi's naman. Sabi ko nga kanina, puro underwear yung nabili ko sa Citygate Outlets. So, eto. Sa Calvin Klein naman, bumili ako ng yun nga, underwear. Ayan, two boxes ng underwear. So, itong isa, cotton yung material niya. Yung isa naman, ito, microfiber naman yung material niya. So, itong dalawa, $750 to. Anim na piraso na. Punti-unti naman, bumibili rin ako dito sa Hong Kong mga underwear. Lalo na kapag nag-wear out na or, you know, pa-bacon na yung mga underwear natin. So, medyo nag-ano ako. Anong tawag doon? Nag-declutter tayo ng mga lumang underwear natin, no? At ito nga, bumili ako ng mga quality underwear kasi, siguro investment to in a way. Investment. Kasi yun nga, mahalaga, di ba? Mahalaga na may maganda ang underwear kasi, syempre, kaya nang protektado yun. Kaya nakakahinga ng maluwag yun. Yung singit-singit natin, di ba? Anyway, napatawa ko lang kayo. So, pero yun nga, that's why I decided nga, no, to buy ito, quality underwears from Calvin Klein. So, $750 for 2 boxes. Eh. Ito yung last item na meron. So, ito item na ito nabili namin sa Tommy Hilfiger naman. So, ito siya. Ayan. Ito yung panlamig natin. Ito yung design niya. And yun lang. So, nagustuhan ko lang talaga yung design niya actually. So, very, you know, classic lang, simple, and pwede siyang pamasok. So, even though, yun nga, tapos na yung winter, pwede ko pa rin siyang gamitin sa office. Diba? Mag-suot lang ako ng shirt or simple shirt lang sa loob. Then, ito yung pampapatong natin. So, mukha ka ng formal, diba? So, halos lahat ng mga winter clothing on sale na ngayon. Kasi nga, syempre, patapos na yung winter season dito sa Hong Kong. Kaya naka-sale na yung iba. So, ito, original price na, guys. 1,990 HKD. Pero naka 40% off siya. Ayan. So, halos kalahati yung nabawas. Then si Jam, bumili rin siya ng shirt dito sa Tommy rin. So, nagkaroon kami ng additional 20% off sa total. So,
Kasama yung shirt niya, I think parang nasa $1,000 lang yata or $1,200 lang yata yung nabayaran. Kasama na yung shirt na binili niya or napili niya din sa Tommy. So, yun lang. Suot natin. Para makita niyo kung paano siya, paano yung fit niya. Pero sobrang nag-slow ko talaga siya, guys. Ayan. Yun lang siya. Diba? So, parang nakaka-ano lang, diba? Nakaka-mayor. Nakaka-konsehal lang yung dating. Pero, ayun nga. Nagoyo at naano tayo. Nabudol na naman tayo. Pero yun, yun yung yun sa mga items no, na nabili nga namin dito sa Citygate Outlets sa Hong Kong. So yun lang guys, no? So yun na nga yung naging haul natin. Yun yung mga napamili natin sa ating Citygate Outlets adventure today. Sana yung nagustuhan ninyo ang ating vlog for today. Kung nagustuhan ninyo, like na yung video na to guys. Comment below kung ano sa tingin niyo pinaka-okay na item na nabili namin today. Kasama na rin yung nabili ko for Jam or nabili namin ni Jam kanina. At syempre guys, don't forget to subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel. And ring nyo na rin yung notification bell para mag-i-updated kayo sa mga bagong videos. Nagbabakil pa. Sa mga bagong videos na i-upload ko soon dito sa channel ko. This has been Jaybee Domingo. Stay safe, God bless, and adios. Bye-bye! Nandito pa kayo? Wala tayong after credits ngayon, no? So, gawin nyo na lang, i-play nyo na lang yung mga next videos ko, guys. At don't forget to subscribe sa channel ko, okay?